Separate ba daw dapat ang life and health insurance? So na-mention ako before na ang life and health insurance kay importante jud na naa ka ana, because ang life insurance, first of all, ikaw ang nagabayad ana, pero dili ikaw ang makinabang. Mao jud ang reality. Ang makinabang mangud ana is ang imuhang beneficiary, kung kinsay mabilin imuhang next generation, it may be imong asawa, imong anak, or kinsa man diha. Pag once kuhaon na ka ni Lord because nagkasakit ka or like whatsoever reason, naikwarta madawat ang pamilya so that they can also have a good financial support, since wala namang ka as the breadwinner. Mao na ang value that you get from the life insurance. Ang health insurance naman is ang makabenepisyo jud ana ikaw. Na naman, ikaw ang nagbayad in kaso lang magkasakit ka, sama na mga cancer, diba? Tumor, kanang hospitalize ka, dako man ang gasto bay. So, at least na kay madawat na financial support from the insurance company. Mao na siya ang health insurance. Now, question karon, kailangan ba siya separate? Sa ato pa, magkuha kag life insurance, magkuha po kag health insurance separately. Actually, mutuo mo sa dili, na ay mga policies, mao nang term na ginagamit sa mga insurance agents, no, or sa insurance companies, policies na kaning duha kay naara sa isa ka polisiya. Gwapo nang mangita kag policy na dili bitaw ingon na whichever comes first. Na kay life insurance worth 1 million, na po kay health insurance worth 1 million. Pag once nagkasakit ka, tapos na-admit ka sa hospital, imong i-claim ang imong health insurance, maabot og 1 million. So if that's the case, since nakuha naman nimo ang imuhang health insurance, kani imong life insurance, ma-waive na siya. Naay uban na policy na inana. Mao nang ginatawag itong whichever comes first. Kung dili ka magkasakit, wala kay makuha na kwarta, pero pagkuhaon na ka ni Lord, ang imong family na madawat na kwarta. Ako ang suggestion is magkuha ka insurance sa dili whichever comes first. Nga naman, ang history man good or atong napansin sa atong kinabuhi ba is that naadyo kay bation, which is a health na concerns, bago takwao ni Lord. So kung gamito ni mo itong whichever comes first na logic, isa lang ang imong makuha na benefit. Well, kung tanawon po ni mo ang premium na imong ginabayad, mas barato siya compared ni mo sa separate. Mas maayo magkuha ka o insurance na it can be isa lang ka policy pero separate ang duha. Dili siya whichever comes first. Kung na kay life insurance worth 1M, na kay health insurance worth 1M, pag once magkasakit ka, kung na kay bation, makakuha gyud po kag 1M. But at the same time, pag once gani nakuhaon na ka ni Lord, ang imuang pamilya, naapod sila makuha na 1M. That's the case, you are getting the best of both worlds. And ang napansin po nako, mas valuable or mas sulit ang imong ginabayaran kung inana ang imuhang style sa policy. Question, asa ba ta magkuha og inana na policy? Akong suggestion sa inyo ha, is just search for the top 10 insurance companies sa Philippines. Apil na dira ang Sun Life, Manulife, PhilAm, FWD, BDO Life. Kailangan lang dyan nimo og kanang proper documentation para ma-prove nimo sa ilaha na maon niya ang nahitabo, maon niya ang mga reasons kanong may mag-claim para mas madali ang proseso. Unsa may muhang thoughts about this? Kailangan ba nimo i-separate ang life and health insurance? And at the same time, unsa ba ng mga insurance companies ang nindot kuhaan og insurance? Let us know your answers in the comment section.